Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa isa kong video patungkol sa buhay mga gawa ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ako si Attorney Robert John Donesa, isa akong guro sa buhay at mga gawa ni Dr. Jose Rizal, pati mga babasahin sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa araw na ito, isang akda ni Dr. Jose Rizal na kontrobersyal noong ika-19 na dantaon ng ating aralin. At ito ay walang iba kundi ang El Filibusterismo. Hawak ko ngayon ang paborito kong aklat ng El Filibusterismo noong ako'y high school. Binabasa namin ito, halos buong taon namin itong binabasa sa kursong Pilipino. At ito ay tinagalog ni Maria Odolio de Guzman mula sa akda mismo na El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Ang ating discussion ngayon, lalong-lalo na ang buod ng El Feli, ay magmumula sa aklat ni Maria Odolio de Guzman. Matatandaan natin na ang El Filibusterismo ay sequel ng Noli Mi Tangere. At ito ay isa sa dalawang aklat ni Dr. Jose Rizal na talaga namang maanghang na bumabatikos sa lipunan. Hindi lang sa mga Espanyol na siyang namumuno sa ating bayan noong mga panahong iyon, kundi pati na rin sa ating mga Pilipino ang pinamumunuan. Animoy napakalaking salamin na ito na itinaas ni Dr. Jose Rizal para makita natin ang sarili natin, ang mga ginagawa natin, at upang magising tayo sa katotohanan. Lalong-lalo na sa sitwasyon ng ating bayan. Ang El Filibusterismo ay galing sa salitang filibusterismo, meaning ang panggugulo o ang pangrerebelde. Ito'y usong-uso na itawag sa mga taong nanggugulo o sa mga taong gustong maipakulong ng mga kinauukulan. Isayang filibustero. Isusuplong ka na lang upang ikaw ay dakpin at makulong. Kaya para kay Rizal, ito ay isang napakahalagang talakayan, isang topic na kailangan niyang ipakita ang filibusterismo o ang panggugulo. Sino nga ba ang nanggugulo sa lipunan? Ang mga tao nga bang gising na nagsusumikap na ipakita ang katotohanan at para ito'y mabago? O ang mga taong tulog at nagnanais na huwag nang baguhin ang lipunang kinagisnan, nasaksakan ng kabulukan? O ang pamahalaang nagbingi-bingihan sa mga hinanaing ng mga nasa laylayan? O pamahalaang sarili lamang personal na pangangailangan ang inuuna? Dito, makikita natin sa aklat ni Dr. Jose Rizal, El Filibusterismo, na ang mga suliranin ng ating bayan, kahit na sa kasalukuyan, ay nandoon na nung panahon niya. At tulad nga ng sinabi ng isa kong kaibigan ay hindi na tayo natuto, hindi na tayo nagising. Ang mga bagay na ating pinagdudusahan ngayon ay mga bagay na hindi bago, mga bagay na nandiriyan na panahon pa ni Rizal o mahigit 100 taon nang nakalipas. Ang mga problema na ating binabatikos sa ngayon, korupsyon, walang sistemang pamahalaan, pagmamahal ng mga presyo ng mga bilihin, nandiriyan ang agawan ng lupa,
nandiriyan ang hindi makatarungang pamayanan, lalong-lalo na kapag ikaw ay walang impluwensya, walang pera, wala kang katarungan, walang hustisya. Ang mga suliraning yan na ating pinagdurusahan ay nandiriyan na sa panahon pa ni Rizal at kinamatayan na niya ito. So, hindi bago ang mga suliranin. Bakit nga ba di tayo natuto? Bakit nga ba parang di pa rin tayo gising makalipas ang 100 taong mahigit? Puntahan na natin ang buod ng Noli. Ang buod ng El Filibusterismo pala ay galing kay Maria Odulio de Guzman gaya ng aking nabanggit. Ang Fili ay nagsisimula sa isang paglalakbay ng bapor tabo sa pagitan ng Maynila at Laguna. Kabilang sa mga pasahero ay ang mag-aalahas at nagbabalat kayong si Simon na diliibat si Ibarra, ang makatang si Isagani at si Basilio. Ang bapor tabo mismo ay isang allusion sa bayang Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Ito'y mabagal, ito'y pininturahan lang ng puti para matakpan ang kanyang lumang itsura at ito'y lumang-luma na at hindi na talagang nakakausad kung hindi sa effort ng kanyang mga tauhan o tripulante, lalong-lalo na ang kapitan ng barko na matanda na. Nahahati ito sa 3 decks, no? At nasa pinakaibabaw ang mga kasike o mga maimpluwensyang tao sa lipunan, gaya ng mga negosyante, mga praile, mga taong pamahalaan, at iba pang mga maimpluwensya o mayayamang tao o angat na mga tao sa lipunan. Nandoon naman sa baba ang mga pangkaraniwang mga mamamayan, mga incheck na mga nagtitipid, mga estudyante, yung mga walang budget. Nandoon din sa baba ang mga taong umiiwas makipagkwentuhan sa mga mayayaman sa taas. So ito'y parang naglalarawan ng ating social hierarchy sa Pilipinas. Ang mga nasa taas, ilan sila, at ang karamihan ay nasa baba. Ang mabagal na pagtakbo ng bapor tabo ay parang naglalarawan ng mabagal na pagtakbo ng Pilipinas. Ang pagpintura nito ng puti na parang tinatago ang kanyang nabubulok na anyo ay parang talagang ang Pilipinas na wala ng progreso, para na lamang mga icing ng cake ang nangyayari sa tinatawag nating progreso. Itong huli, si Basilio, na ngayon binata na, ay sa 10 taon lamang ng masumpungan natin sa huling kabanata ng Noli. Sa makatwid, ang 13 taon na ang nakalipas mula nang namatay si Elias at si Sisa. Ibig sabihin, ang El Fili ay karugtong ng Noli Mitangere, at ang pagitan ay 13 taon. Karugtong, ibig sabihin na ang mga characters o mga tauhan na makikita natin sa Fili ay nakita na natin sa Noli Mitangere. Kung sila'y buhay pa ay nandito na sila at tulad ni Basilio, malaki na. 13 taon na ang nakalipas nung siya'y nasumpungan natin sa Noli. Bale, siya ngayon ay kolehiyo, nag-aaral ng medisina sa tulong ni Kapitan Tiago
na walang iba kundi ang ama ni Maria Clara. Nakarating si Basilio sa San Diego at sa isang makasaysayang pagkakataon ay nakatagpo niya si Simon sa pagdalaw niya sa pinaglibingan ng kanyang ina sa loob ng libingan ng mga Ibarra. Nakilala niyang si Simon ay si Ibarra na nagbabalat kayo at upang ang ganitong lihim ay huwag mabunyag, ay tinangka ni Simon na patayin si Basilio. Si Simon ay kilala nating nagbabalat kayong si Ibarra at meron siyang planong maghiganti sa pamahalaan dahil sa kanyang naranasan nung una siyang bumalik sa Pilipinas mula sa Europa. Hindi lang kanyang naranasan, kundi yung naranasan mismo ng pamilya niya, ng ama niya, at ng mga kayamanan nilang nakamkam ngayon ng mga Espanyol. Siya ngayon ay bumabalik sa ibang katauhan, misteryosong katauhan, mag-aalahas at advisor ng Kapitan General, ang tinatawag na Dark Chamber ng Governor General ng Pilipinas. Siya ngayon ay magbabalik upang maghiganti. Ito'y reminiscent sa Alexander Dumas' The Count of Monte Cristo, na ang topic ay pagbabalik ng isang inapi at siya'y bumalik bilang The Count of Monte Cristo. Bit-bit yung lahat-lahat ng kayamanang nahukay niya sa Monte Cristo na ibinigay lang din sa kanya, matatandaan niyo sa Alexander Dumas, The Count of Monte Cristo. Matatandaan yung binigyan siya ng mapa para mahanap niya ang alahas na maging gagamitin niya sa kanyang paghihiganti at pagligtas sa kanyang kasintahan. Simon. Ang pangalang Simon ay salitang Arabic, ibig sabihin hangin na nakapagbabago, hangin na naghihimagsik. No? Ayan. At maaari din itong magmula sa character ni Simon Legree, yung sa Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin, na isang napakasamang nilalang si Simon Legree. Pero maaaring katangisip lang din ito ni Dr. Jose Rizal. So mga posibilidad. Pero sigurado akong nabasa ni Dr. Jose Rizal ang Alexander Dumas' The Count of Monte Cristo kasi nababanggit niya paminsan-minsan sa Noli Mi Tangere at sa El Filibusterismo. Makakaaninag ka na nabasa niya ang Alexander Dumas' The Count of Monte Cristo. At makikita mo din na magkahawig ang tema ng El Filibusterismo at ng Count of Monte Cristo. Sa halip na tangkaing patayin ni Simon, si Basilio, no? Nakapaghunos dili siya. At sa halip ay hinikayat ang binata na makiisa sa kanyang layuning maghiganti sa pamahalaang Kastila sa Pilipinas. Pero si Basilio ay tumanggi dahil sa ibig niyang matapos ang kanyang pag-aaral. Oo nga naman, kung tayo'y nais makapagtapos sa mga panahong ito sa ating pag-aaral, mas lalong masidhi ang mga pagnanais ng mga kabataan noon na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. At gaya ni Basilio na nabigyan ng pambihirang pagkakataon na makapag-aral ng medisina sa tulong ni Kapitan Tiago, kasi si Kapitan Tiago ay mayaman at ang kanyang anak na si Maria Clara ay nasa kumbento, siya'y walang pinagkakagastusan liban na lang sa kanyang addiction sa opyo
eh minabuti niyang papaaralin si Basilio at ito naman ay isang pambihirang pagkakataon sa bahagi ni Basilio. Kaya naman nung siya'y binigyan ng offer na lumaban maghiganti sa pamahalaang Kastila ng Pilipinas, siya'y tumanggi. Priority niya yung kanyang pag-aaral. At ito'y pambihirang pagkakataon pa naman. May mga maliliit na kwento sa loob ng malakihang framework sa filibusterismo. Bale, ang overarching framework ng El Filibusterismo ay ang paghihiganti ni Simon na nagbabalat kayong si Ibarra at ang pagligtas niya kay Maria Clara. Yun yung overarching story, framework story. May mga maliliit na stories sa loob na naglalahad ng mga problemang panlipunan. At isa ito, ang problemang panlipunan ay ang pagtatayo ng Akademiya ng Wikang Kastila. Isingit ko na lang ang mga facts na nangyari sa tunay na buhay na talaga namang yun ang dahilan ni Rizal kung bakit sinama niya ang kwento dito sa El Filibusterismo. Habang ang Kapitang General ay nagligaliw sa Los Baños, ang mga estudyanteng Pilipino ay naghain ng isang kahilingan sa kanyang kamahalan upang magtatag ng isang akademiya ng wikang Kastila. Ang mga batayang aklat o mga textbooks ng panahong ito sa buong kapuluan ay nakasulat sa Latin. At ang mga estudyante ay napipilitan na mag-aral ng Latin. Ang mga estudyante sa panahong ito ay nag-request na magbukas ng akademiya ng wikang Kastila at gamitin ang wikang Kastila bilang language of instruction. Makikita natin ito sa mga akda, halimbawa ni Felipe Buencamino, 60 Years of Philippine History, kung saan tumayo siya sa kanyang profesor at pinakita niya na maganda at maganda ang wikang Kastila na gamitin sa instruction sa classroom. Samantalang ang profesor niya ay umaasa na mag-discuss siya sa Latin, siya ay tumayo at nanindigan na Espanyol ang kanyang gamitin, si Felipe Buencamino. Second year siya ng pag-aaral ng abogasiya. Kakilala ni na Dr. Jose Rizal at minsan siyang naging abogado sa laban ng mga taga-Kalamba patungkol sa kanilang lupa, no? Laban sa mga Corporacion de los Frailes Dominicos, ang nag-aangkin na sila ang may-ari, tunay na may-ari ng mga lupain sa Kalamba. So itong si Felipe Buencamino, sa kanyang aklat na 60 Years of Philippine History, binanggit niya na bakit hindi natin aralin ang Spanish language o wikang Espanyol? Eh ito naman ay kasing ganda ng Latin, at ito naman ang pambansang wika. Naglalatin tayo, hindi naman natin alam ang wikang Espanyol. Sa Pilipinas noon, iilan lang ang marunong mag-Espanyol. Ang mga tunay na Espanyol lamang at ang mga nakapag-aral. At matatandaan din natin na may mga kababaihan sa Malolos ang nangahas na mag-request na sana ay magkaroon sila ng mga lessons kahit sa gabi lang, lessons sa wikang Espanyol, no? At matatandaan natin, pinuri ito ni Dr. Jose Rizal na sa kanyang sulat sa mga kababaihan ng Malolos, pinuri niya
ang pagpangahas ng mga kababaihan na matuto sa Espanyol. Kasi nung mga panahong yun, ang mga kababaihan ay nasa bahay lamang at sila ay nagpapakabihasa lamang sa mga gawaing bahay sa paghahanda ng kanilang pag-aasawa. No? So sila ay naggagansilyo lamang, nagdadasal ng rosaryo, nananahi, nagluluto ng mga minatamis, naghahanda lamang sa pagiging mabuting asawa. Kaya naman natuwa si Dr. Jose Rizal nung nag-request ang mga kababaihan ng Malolos na magkaroon man lamang ng paaralan kung saan sila ay makapag-aral ng wikang Kastila. At yun ngang nangyari sa mga kababaihan ng Malolos ay naipasok ni Rizal dito sa El Filibusterismo. Ang mga mag-aaral ay nag-request sa Kapitan General ng magbukas ng Akademiya ng Wikang Kastila. Ang kahilingang ito ay hindi ipinagtibay ayon sa nais ng mga estudyante. Sapagkat napag-alamang ang mamamanihala sa akademiyang ito ay mga praile o samahan ng pananampalataya. Samantalang ang mga estudyante ay maging tagapangilak lamang o tagahanap lamang ng pondo para gugulan ng budget ang akademiya ng wikang Kastila. Sa gayon, sila'y di magkakaroon ng karapatang makapangyari sa ano pa mang pamalakad ng nasabing akademiya. Samantalang nangyayaring ito, si Simon ay nakipagkita kay Basilio at muling hinikayat ang binatang umanib sa binabalak niyang paghihimagsik at mangulo sa isang pulutong na sapilitang magbubukas sa kumbento ng Maria Clara upang agawin si Maria Clara. Subalit, hindi na ibunsod ang ganitong gawain dahil sa si Maria Clara ay namatay na ng hapong yaon. Lumalabas na El Filibusterismo ang title at si Crisostomo Ibarra na ngayon kilala bilang Simon ang siyang nanggugulo o siya yung filibustero. Ang mga estudyante naman upang mapapalubag ang kanilang sama ng loob ukol sa kabiguang natamo sa panukalang pagtatatag ng Akademiya ng Wikang Kastila ay nagdaos ng salo-salo sa Pansitiriya Makanista de Buen Gusto. Ironic, ano? Parang nagse-celebrate sila ng pyrrhic victory na talo man ay sineselebrate na rin nila at pampalubag ng kanilang sama ng loob. Sa mga talumpating binigkas habang sila'y nagsisikain ay tahasang tinuligsa nila ang mga praile. Ang pagtutuligsang ito ay nalaman ng mga praile kung kaya't ganito ang nangyari. Kinabukasan ay natagpuan na lamang sa mga pinto ng universidad ang mga paskin na ang nilalaman ay mga pagbabala, pagtuligsa at paghihimagsik. Ang pagdidikit ng mga pasking ito ay ibinintang sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante. Dahil dito ay ipinadakip sila at naparamay si Basilio, bagay na ipinagdamdam ng malabis ni Huli ang kanyang kasintahan. Ito'y nangyari talaga sa totoong buhay sa kasaysayan ng Universidad ng Santo Tomas. Ang grupo ng mga estudyante ng Fakultad de Derecho Civil, mga estudyante ng second year, ay naglunsad ng parang rally
at sila'y nagpaskil ng mga babasahin sa mga pinto. At ang kanilang teacher ay si Abogado Pardo de Tavera, na isa rin sa mga pinaghihinalaang leader o pamunuan, pangulo ng himagsikan sa Cavite o Cavite Mutiny. At isa rin sa mga kinatulan ng pagkakulong sa presidio. Pero hininalaan din na ang mga nag-udyok sa kabataan ay walang iba kundi ang isa sa mga faculty ng Universidad ng Santo Tomas na si Father Jose Burgos. Ang isa rin sa mga na-convict sa Cavite Mutiny na binitay noong February 17, 1872. Alam nating lahat yun. Kilala si Father Burgos. Pero indeed, itong pangyayaring ito ay pinagsama-sama ng pamahalaan na ang mga estudyante ay nagre-rebelde na at naglulunsad na ng mga himagsikan tulad nito. Hindi pa daw nila ito nakita sa tanang kasaysayan ng Universidad ng Santo Tomas na may nagraralit nagpapaskin, nagbabala ng mga paghihimagsik. Nilararawan lamang ni Dr. Jose Rizal ito. Kasi ang dami ring may mga magulang din na sumulat kay Rizal kung kilala niya kung sino pa yung mga nagpaskil na ito, no? Kasi affected ang mga estudyante, pati mga magulang nila. Lalong-lalo na yung mga estudyante na pinaghihinalaan na pasimuno sa mga pagpapaskil na ito. At sa nabanggit kanina, isa sa mga pinaghinalaan ay si Felipe Buencamino na nakulong pa ng ilang buwan at buti na lang nakagraduate pa rin siya sa tamang panahon, sa tamang oras. No? Nagkaroon siya ng tutorial classes. Pero actually, nasira yung pag-aaral niya dahil sa pagkakulong niya dahil siya ay napaghinalaang kasama sa mga nagpaskil ng mga pagbababala at pagtutuligsa. No? So, sir, ano bang sinasabi nyo? Sinasabi nyo ba na ang mga nasulat sa El Filibusterismo ay totoong nangyari sa tunay na buhay? Oo, oo. At parang malaking salamin na ipinakita ni Rizal sa atin ang mga nangyayari sa pamayanan natin. Na ang El Filibusterismo ay wala siyang dinagdag kundi yung ano lang ang totoong nangyari sa bayan. At dahil dyan, hindi siya natatakot na anong mangyari sa kanya sa pagpapublish niya ng aklat na ito kasi totoo naman ito. Para bang anong kinatatakot mo kung yan naman ay alam ng lahat? No? Ayan. Sa Pilipinas kasi, at sa Maynila, walang sekretong natatago nung panahon nila. Lahat pinag-uusapan. Lahat. At malalaman natin ito pag binasa natin ang El Filibusterismo. No? Like makikita natin ito sa unang kabanata. Doon sa kubyerta. Pinag-uusapan sa taas at sa baba ng mga tao. No? Malalaman din natin ito sa mga pinag-uusapan ng mga estudyante, no? At mga bagay-bagay sa bayan, makikita natin sa mga pinag-uusapan, sa mga chismis ang makikita natin, no? At walang natatago, lahat na pag-alaman. Tulad halimbawa nung pagkamatay ng Gamboza, alam ng lahat na wala silang kinalaman doon. Na-chismis ng lahat, walang kinalaman ang Gomez, Burgos at Zamora sa Cavite Mutiny. Alam ng lahat ang chismis ng yon. Alam din ng lahat na sila'y na-implicate lamang ng mga praile, sila'y dinawit lamang. Alam ng lahat ang chismis na yon. Pati yung Governor General, alam niya ang chismis na yun. Hindi kasama yung mga praile. Meron silang mga anti-Spanish na mga hinanakit, pero hindi sila nagre-rebelde. Ayan. So, walang naitatago. Alam na buong Maynila kung sinong gumawa nito, no? Kaya si Father Burgos nga naituro pa dito na siya daw yung
advisor ng mga nagpa-skill. No? Ay, sir, bakit pala kailangan nilang atakihin yung sistema ng Universidad ng Santo Tomas? Ayan ang mga tanong. Kasi isa yan sa propaganda agenda ng mga propagandista. No? Gusto nilang ang Universidad ng Santo Tomas ay maging government school, parang Universidad ng Pilipinas. Nung panahon nila, wala pa kasi ang Universidad ng Pilipinas. Gusto nila na ang Universidad ng Santo Tomas ay maging public school para mas maraming makapag-aral. Hindi lang yung mga mayayaman, kundi mas maraming makapag-aral. Okay, so nadawit si Basilio doon sa mga paskin, no? At nakulong siya, no? At ito'y ipinagkalungkot ng kanyang kasintahan na ang larawan ay nandyan, na si Juliana or Huli. Sapagkat ang mga estudyante ito ay may mga kamag-anak na naglalakad sa kanila upang sila'y mapawalang sala, kaya't sila'y nakalaya. Maliban kay Basilio na walang makapamagitan dala ng kanyang karukhaan at pagkamatay ni Kapitan Tiago. No? Sa isang dako naman ay ipinamanhit ni Huli o ni Juliana kay Pari Camora na tulungan siya upang mapalaya si Basilio. Ngunit sa halip na makatulong ang paring ito ay siya pang naging dahilan ng pagkamatay ni Huli, gawa ng pagkalundag nito sa durungawan ng kumbento. Ito ay napakalungkot at hindi diretsahang sinasabi ng author na si Dr. Jose Rizal kung anong nangyari kay Huli. Pero bakit nga ba ang isang napakagandang dilag ay lulundag sa durungawan ng kumbento upang mamatay? Ano nga bang nangyari sa kanya? Parang ikaw na lang ang mapaisip. Siguro, estilo ito ni Dr. Jose Rizal na ikaw na lang mag-isip kung anong nangyari sa pagitan ng pari at ni Juliana. Kasi si Juliana ay lumundag sa durungawan, sa bintana ng kumbento. Upang maisagawa ni Simon ang kanyang balak na paghihiganti ay nakipagsama siya sa negosyo kay Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito Pelaez. Sa ganitong paraan ay nagawa niyang maipagkasundo ang kasal ni na Juanito at Paulita Gomez. Ito na. Ginagawa na ni Simon ang kanyang mga balak. Ang magiging ninong sa kasal ay ang Kapitang General. Naaanyayahan din niya upang dumalo sa piging na idaraos upang ipagdiwang ang kasal ay ang mga matataas na katungkulan sa pamahalaan at mga litaw na tao sa lungsod. Mapapaisip ka na bakit niya pinagsama-sama ang mga maimpluwensyang tao sa lungsod, mga Espanyol sa lungsod, mga kawanin ng pamahalaan at lahat ng mga maimpluwensya at pagsama-samahin niya sa isang piging. Yun pala ay may balak siya. Pagkaraan ng 2 buwan na pagkapiit ay nakalaya rin si Basilio sa tulong ni Simon. Kaagad siyang nagtungo kay Simon upang umanib sa paghihimagsik na nauumang. Sinamantala ni Simon ang ganitong pagkakataon upang ipakita sa binata ang isang bombang kanyang niyari. This time, dahil sa utang na loob,
ay nakumbinsi na ni Simon si Basilio na umanib sa paghihimagsik. Kasama na ang pagkamatay ni Juliana o Huli na kanyang katipan. Dito talagang bumuo na ang loob ni Basilio na lumaban. Dati-dati, priority niya yung makatapos. Eh, ngayon, wala na si Kapitan Tiago, wala na rin ang kanyang kasintahan. Eh, alam naman natin na ulila na rin siya sa ina na si Sisa at sa kapatid na si Basilio, kasi ito si sa kapatid na si Crispin, eh wala nang dahilan para sa kanya na tapusin ang kanyang pag-aaral. Ito'y this time sasali na siya sa himagsikan. So pinakita ni Simon ang kanyang homemade na bomba. Ito'y isang lampara na may hugis granada at kasing laki ng ulo ng tao. Ang magarang ilawang ito ay siya niyang handog sa mga ikakasal na sina Juanito at Paulita. Ipapalagay ni Simon ang lamparang ito sa gitna ng kioskong kakanan na pinasadya niya ang pagkakayari. Ang ilawan ay magbibigay ng maningning na liwanag at pagkaraan ng 20 minuto ay manlalabo kapag hinangad na itaas yung mitsa upang paliwanagin ay puputok ito. Puputok ang kapsulang fulminato di Mercurio. Ang granada ay sasabog at kasabay nito ang pagkawasak ng kioskong kakanan. Ang ganda ng plano, ano? Parang malipol lahat ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pinagsama-sama sila sa isang kasal. No? Kasama ang Governor General. Kasama ang mga praile. No? Kill all the Spaniards ang tema ng pagsasabog na ito. Reminiscent ito ng Cavite Mutiny. No? Ang purpose daw ng Cavite Mutiny, ayon sa kwento na naririnig ng mga tao sa buong Kamaynilaan, ay patayin lahat ng Espanyol at itataas si Father Jose Burgos bilang hari ng bagong Pilipinas o bilang hari ng Pilipinas. At walang sinumang makaliligtas sa mga naroroon pag ito'y sumabog. Sa isang dako naman, ang malakas na pagsabog ng dinamita sa lampara ay siyang maging hudyat upang simulan ang paghihimagsik na pangunguluhan ni Simon. Yung pagsabog sa Maynila ay maging hudyat ng isang malawakang paghihimagsik na pangunguluhan ni Simon. Reminiscent ito sa Cavite Mutiny na ang pagsabog ng mga kanyon sa Intramuros ay hudyat na ang Cavite ay maghihimagsik na at patayin lahat ng mga Kastila at iangat si Father Jose Burgos bilang hari ng Pilipinas. Parang ang panggugulo bang ito, ang El Filibusterismo ba ay allusion ng kwento ng Cavite Mutiny? Ikaw ay mapapaisip. Mag-ika-pito pa lamang ng gabi sa araw ng kasal at si Basilio ay palakad-lakad sa tapat ng bahay na pinagdarausan ng handaan. Di kawasay na naog si Simon upang lisanin niya ang bahay na yaong di maluwatan ay sasabog. Ang nandulumong si Basilio ay susunod sana, ngunit na malas niyang padating o dumarating si Isagani na naging katipan at iniring ni Paulita.
matatandaan natin na si Isagani ay malapit na kaibigan ni Basilio. At siya'y padating. Parang ang kaibigan mo ay masasama sa malaking pagsabog. Magugulo ka ngayon. Hayaan mo ba ang kaibigan mong sumabog? Mamatay sa ngalan ng mas malaking agenda o mas malaking hangarin ang pagkakaroon ng himagsikan at pagkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas? O iligtas mo siya? O maari bang mailigtas siya at matuloy ang himagsikan? Matuloy ang pagsabog? Napapaisip si Basilio. Pinagsabihan niya itong tumakas. Kasi konti na lang ang panahon at sasabog na ang lampara. Ngunit di siya pinansin. Kaya't napilitan si Basilio na ipagtapat kay Isagani. Isagani, may lihim na pakana. No? Huwag kang lumapit sa kasalan kasi nagwawala siya, ikinakasal ang kanyang iniiring. No? Nagwawala siya, nawawala siya sa sarili niya. No? Parang guguluhin niya sana yung kasal. No? Subalit hindi nagpatinag ang binatang ito. Nanlalamlam ang lampara ang pansin ng di mapalagay na kapitan na general. Utang na loob, ipakitaas ninyo, pare Erine, ang mitsa. Kasi bilis na halos ng lintik na sinambilat ni Isagani ang lampara. Tumakbo sa asotea at inihagis ang ilawang ito sa ilog. Sa gayon ay nawala ng bisa ang pakana ni Simon para sa isang paghihimagsik na sandatahan o armed rebellion na malawakan. Siya na pinag-uusig ngayon ng mga may kapangyarihan ay tumakas at nakituloy sa bahay ni Pare Florentino na nasa baybayin ng karagatang Pasifiko. Bago sumabog ang lampara na naitapon ni Isagani sa ilog ay nag-distribute siya ng papel na nagpakilala kung sino siya. Siya, si Crisostomo Ibarra, ang dati niyong pinag-uusig. Niya ngayon nag-iiganti at katapusan niyo na. No? Na-reveal na ang kanyang katauhan. Kaya ngayon ay pinag-uusig siya kasi hindi natuloy ang malawakang paghihimagsik. Hindi sumabog ang Maynila at ang mga probinsyang handa na rin maghimagsik ay hindi na rin tumuloy. Para namang nangyari ito sa Cavite Mutiny. Ang kaiban lang ay natuloy ang Cavite Mutiny kasi ang pagpapasabog ng Quitis sa kapistahan ng Sampaloc ay kanilang napagkamalan na yun na ang hudyat na hinihintay nila. Kaya sa Cavite Mutiny, nagtuloy ang paghihimagsik. No? Natuloy ito. Pero dito sa El Filibusterismo, dahil sa pag-ibig ni Isagani kay Paulita, kailangan niyang magpakabayani sa kanyang iniirog. Tinapon niya ang lampara at hindi natuloy yung hudyat. So, ito, ayon sa ating mga kritiko at sa ating mga mananaliksik at manunulat, eh ito yung debate, grand debate ni Dr. Jose Rizal. Sasabog ba ang lampara o hindi? Magkakaroon ba ng malawakang himagsikan o mananatili tayong kolonya ng Pilipinas? Ito'y grand debate. At ang ending ay hindi pinasabog ng autor o ni Rizal ang lampara. Kumbaga naniniwala pa rin siya na maari pang pag-usapan ang mga pagbabago. Maari pa itong ilakad sa pamunuan sa Espanya, sa inang bayan. Pwede pa, may pag-asa pa. Di naluwatay, papalapit na ang mga alagad ng batas na darakip
sa kanya, kay Simon. Uminom siya ng lason upang huwag pahuli ng buhay. Ipinagtapat niya kay Padre Florentino ang tunay niyang pangalan at pagkatao. Isinalaysay niya sa paring ito ang malungkot na kasaysayan ng kanyang buhay mula nang siya'y magbalik sa Pilipinas na buhat pa sa Europa. 13 taon na ang nakalipas. Si Padre Florentino ay mayroong bahay sa tabi ng karagatang Pasifiko. Ito'y minana niya. Si Padre Florentino ay isang katutubong pari, secular priest. At siya ay nakatira matapos niyang mag-leave. Nagkaroon siya ng pagpapahinga bilang kura. Ay siya nagpahinga sa kanyang bahay malapit sa karagatang Pasifiko kung saan nagtago si Crisostomo Ibarra at minsan na rin doon nagtago si Don Tiburcio de Espadaña sa paghahanap sa kanya ni Doña Victorina. Doon din siya nagtago. Binanggit niya ang pag-iibigan nila ni Maria Clara at ang pagbabalat kayo niya na isang mag-aalahas sa pakay na maigupo ang pamahalaan at makapaghiganti sa pamamagitan ng isang paghihimagsik. Pagkatapos ng pangungumpisal ay namatay si Simon. Naikwento niya muna lahat sa pari. Sa nais na maiwaksi ang napakalaking kayamanang naiwan ng mag-aalahas, kayamanang naging kasangkapan nito sa kanyang pagtatanim ng buktot na gawain ay itinapon ni Pari Florentino sa karagatan ang kahong aserong kinatatagpuan ng di matatayang kayamanan ni Simon. Yun ang naging ending ng El Filibusterismo. Maraming mga sub-stories o mga kwentong nakapailalim sa overarching o sa pangkalahatang kwento, maraming mga maliliit pang mga kwento na napailalim doon sa pangkalahatang kwento na nagtatalakay ng iba't ibang isyong panlipunan. Kasama na doon sa mga napagchismisan at napagdibatihan, no, sa mga kwentuhan ng mga mayayaman, ang diskriminasyon sa militar. Matatandaan na isa sa mga diskusyon ng mga mayayaman o mga kasike dito sa El Filibusterismo ay ang budget ng military, no? At sa kakulangan ng budget sa military, hinayaan na lamang nila na ang mga Pilipinong miyembro ng sandatahang lakas ng Espanya na nagsisilbi sa Pilipinas ay walang saplot sa paa o walang sapatos. At nakakatuwa ang debate kasi naipasok ang panghahamak, no, ng ating lahi. Tulad ng sinabihan tayo na sanay naman ang lahing Pilipinong naglalakad na walang saplot sa paa. At hindi ba't yan ang nadatnan natin, wala silang mga saplot sa paa? At ang sagot naman ng isang pro-Pilipino ay, eh kawawa naman, alam nyo naman ang pakiramdam na naglalakad sa isang mainit na lugar tulad ng Pilipinas at lalong-lalo na sa mga mabatong lansangan kung saan halos lutuin ang iyong mga paa sa init ng mga madadaan ng mga bato-bato. So, dahil sa kakulangan ng budget, ay huwag na lang daw munang pagsapatusin ang mga Pilipino, mga katutubong mga miyembro ng sandatahang lakas o karabaneras de seguridad pública o mga gwardiya sibil. No? Isa din ang kalidad ng edukasyon sa mga
binabanatan. Mamaya, dagdagan natin ang mga quotations mula sa El Filibusterismo patungkol sa kalidad ng edukasyon at masilip natin ang sitwasyon sa loob ng classroom. No? Sa maraming chapters, ang kalidad na ng edukasyon ay naging issue para kay Rizal. Lalong-lalo na si Rizal kasi mahilig siyang mag-aral. No? Kakulangan sa seryoso na pagkilos para sa pag-unlad ng Pilipinas. No? Para bagang ang mga bagay-bagay sa Pilipinas ay para lang sa kapakanan personal ng mga taong naninilbihan dito. Hindi talaga sila seryoso na paunlarin ang kolonya. Ang paningin lagi nila sa Pilipinas ay pagkakakitaan. Kaya karamihan sa mga pumupunta dito ay yung mga mapang-abuso, yung mga naghahanap ng mapapangasawang mayayaman na mga Pilipina, mga naghahanap ng oportunidad mula sa Spain, karamihan sa napupunta dito mga Espanyol ay naghahanap ng oportunidad na yumaman. Tulad ni Don Tiburcio de Espandanya, noong naging doktor dito, eh hindi naman siya doktor sa Spain. No, naghahanap sila ng oportunidad. Ayan. Pagkagumon sa opyo, isa yan. No, yung addiction sa paghit-hit ng opyo. Isa yan sa binanatan ni Rizal. Isa yan sa bisyo ni Kapitan Tiago na siyang kinamatay niya. Isa yan sa mga inintroduce ng ating partner na mga negosyante galing sa India, sa China. No? At biktima lang din sila ng mga nagdala niyan, ng mga British na mga traders galing sa China. Kasi nagka-opium wars din sa China. Nakarating sa Pilipinas ang issue ng pagkagumon o pagka-addict sa paghit-hit ng opyo. At meron pa talagang mga hit-hitan, no, na public sa Quiapo at sa ibang mga lugar na matao na hindi sinisita ng pamahala. Ang kolonyal na kaisipan at panatisismo ay malawakan pa din at yan ay isa sa mga usaping binabatikos hindi lang ng El Filibusterismo kundi pati yung sa No Limit Tangere. No? Ang kawalan ng asenso sa Pilipinas. No? 13 taon ang nakalipas, ang nadadatnan sa Pilipinas ay pareho lang. Walang asenso. At higit sa lahat, ang suliranin sa lupa. Ito'y napapaloob sa maraming chapters ng El Filibusterismo. Lalong-lalo na sa chapter kung saan diniskas si Cabezang Tales. Natandaan nyo si Cabezang Tales ay isang masipag na magsasaka na ang ginawa niya ay pumunta sa dulo ng bayan kung saan akala niya hangganan na ng asyenda, doon siya nagkaingin, doon siya naglinis, pinuto lahat ng mga kahoy, nilinis yung kalupaan. At dahil sa sagana ng mikrobyo at iba pang mga bagay-bagay doon sa nilinis na kagubatan ay ikinamatay ito ng kanyang asawa at ng kanyang anak na si Lucia na nasa kasagsagan o sa kabanguhan ng pagiging bulaklak or nasa kasagsagan ng kanyang kadalagahan. No? At ipinagpalagay na lang ni Cabezang Tales na nagalit sa kanya ang Diyos at tagabantay ng kalikasan. At nung feeling niya ay humupa na ang galit sa kanya ng Diyos ng kalikasan, ay ipinagpatuloy niya ang pagpapasagana at pagdidevelop ng ari-arian, ng kalupaan.
At sa awa nga ng Diyos ay ito ay nakapagbigay sa kanya ng magandang ani, at noon na nagsimula at may lumapit sa kanya na administrador ng asyenda ng mga praile, na sinabihan siyang ang kanyang sinasaka ay bahagi ng asyenda. Kumbaga, hindi niya pagmamay-ari yung lupa. At hindi naman siya pinapaalis, ay pinaparent o pinapaupa lamang siya ng 20 pesos o 20 piso. No? At di nagluwat, di nagtagal, ay lumaki ng lumaki ang kanyang upa. No? At sinabihan na lang siya ng kanyang ama na si Tandang Selo na isipin mo na lang na kinain ang buhaya. Isipin mo na lang lumaki ang buhaya. Isipin mo na lang ang buhaya ay nag-aya ng kapwa buhaya. No? At doon napunta ang pera mo. No? So hanggang sa isang araw, umabot sa 200 piso ang upa sa kalupaan at hindi na niya ito mabayaran. Gawangang naging kabesa di barangay pa siya, marami siyang mga babayarin, lalong-lalo na yung mga buwis na mga taong wala na sa lugar or namatay na ay pinababayaran sa kabesa, kaya hindi na siya nakapagbayad. Isang araw ay ibinigay na ang lupa sa mga mas malalim ang bulsa. At dito ay nagwala na si Kabesang Tales, no, at kumuha na ng kanyang revolver, no, at nagaling lang din kay Crisostomo Ibarra at nagtulisan na siya. So sulunanin sa lupa, no? Reminiscent ito sa kaso ng Asyenda di Calamba, no? Sa pagitan ng mga Rizal at 300 pamilyang nag-uupa sa Asyenda di Calamba at ng Corporacion de los Frailes Dominicos. Nagkaroon sila ng away o sigalot pagdating sa pagmamay-ari ng lupa. Nakalimot o hindi nakapagbayad ang mga kalambenyos dahil sa mga iba't ibang mga sakuna na nangyari sa kanilang lugar. Nandoon, nagkasakit ang kanilang mga alagang hayop, nagkaroon na may mga balang na gumagambala sa kanilang pananim. So nagkaroon ng mga sakuna ang mga magsasaka sa Calamba. Dahil dito, hindi sila nakapagbayad ng kanon o upa, yung taunang kanon na sinisingil sa mga tao. Dahil dito ay pinalaya sila sa Calamba. No? Na natandaan natin itong pangyayaring ito. No? Reminiscent. At na-reflect talaga ni Rizal ito sa El Filibusterismo. Ang nais ni Paciano at ng tatay ni Rizal ay ipakita ng Corporacion de los Frailes Dominicos sa husgado ang titulo ng kanilang pagmamay-ari at nang makita yung meets and bounds, yung mga hangganan at tarangkahan ng asyenda at nang si Paciano ay makapagtanim sa dulo ng asyenda na wala ng bayad kasi pagmamay-ari na ng publiko o ng hari ng Espanya o may bahagi na bali siya ng public domain. Yun ang gusto ni Paciano. Yun din ang ginawa ni Kabesang Tales fictionally. Pumunta siya sa dulo ng bayan at kanyang kinaingin o nilinis ang mga kagubatan na hindi naman dinidevelop ng may-ari ng asyenda. So ang ginawa ni Paciano, siya kasi nag-abogado sa kaso ng Asyenda di Calamba, eh sabi niya na ipakita niyo muna ang basihan ng inyong pagmamay-ari sa kalupaan ng asyenda para makita namin kung saan ang hangganan, doon kami magsasaka para wala ng rent. No? Matatandaan na si Paciano ay may sariling bahagi ng asyendang siya yung nagre-rent. No? Ayan, pero ayaw itong ipakita ng Corporacion de los Frailes Dominicos. Ang kanilang argumento ay hindi
nagagawa ng simbahan ang pagkamkam ng lupa. Pag sinabi naming amin ang lupang yan, ay amin yan. Kasi ang simbahang Katolika ay hindi nangangamkam ng kalupaan. No? At hindi rin kami papayag dyan na kami ay magpipresent ng titulo. Kasi hindi kami subject sa human jurisdiction. O kaya hindi kami magpapailalim sa utos ng husgado kasi kami ay simbahan. No? Is, ang tanong ni Pasiano, eh, sino ba ang nag-file ng case? Di ba kayo? So kung kayo ang nag-file ng case, eh, nagpasailalim na kayo sa batas ng tao. No? Ayan. Kung kayo nag-file ng case, hindi under na kayo sa jurisdiction ng batas ng tao. So suliranin sa lupa at makikita natin sa nobela na Luha ng Buaya ni Amado B. Hernandez, ang argumento ni Rizal patungkol sa lupa ay nandoon. So ito'y tuloy-tuloy ang suliranin sa lupa hanggang sa kasalukuyan. Kung ano ang mga naranasan ng mga taga-Kalamba na makikita natin sa El Filibusterismo, no? Ay makikita pa rin natin sa kasalukuyan. Nagbago lang ang mga artista, mga actors and players. Nagbago lang. Ang sa Kalamba ay Corporacion de los Frailes Dominicos. Ang sa ngayon ay tulad ng mga pamilya grande sa Luha ng Buaya ay pamilyang ma-impluensya kinamkam yung lupa. No? Ayan. So, ang influensya ng El Filibusterismo ay magpasa hanggang ngayon ay ramdam pa ng Pilipino. Puntahan natin ang mga specific quotes para masilip natin ang kalagayan ng mga classrooms patungkol sa kalidad ng edukasyon. Sa klase ay pumapasok hindi upang matuto, kundi upang huwag malagyan ng tanda sa di pagpasok. So attendance lang ang pinupunta ng mga estudyante. No? Ayan. Hindi sila natututo kasi makaluma ang pamamaraan ng pagkatuto. Nagko-question and answer ang mga teachers. At saka pag hindi ka nakakasagot ay pinapahiya ka. No? Actually, gawain pa ito ngayon sa law school. No? Sa lahat ng law school, makaluma pa rin sila. Yung paraan ng kanilang pagtuturo ay question and answer at ang mga estudyante ay natututo dahil sa takot. Hindi dahil gusto nilang matuto. No? Ayan. Walang ginagawa sa klase kundi ang pagsagot sa isinaulong leksyon. Ang pagbabasa ng aklat, ang maminsan-minsang tanong na malabo, malalim at di mawatasan, at may kalakip na pangaral ukol sa pagpakumbaba at pagsunod at paggalang sa mga pari. Yan ay matatagpuan sa chapter na Si Placido Penitente, El Filibusterismo. Panapanahon kapag nagkaroon ng propesor na may magandang loob, ay nagtatakda ng isang araw sa loob ng isang taon upang dalawin ang mahiwagang gabinete o ang laboratorio at hangaan mula sa labas ang kagilagilalas na kasangkapang nangakahanay sa loob ng lalagyang may salamin. So ang mga estudyante ay hindi talaga nakahahawak ng mga makabagong instrumentong galing pa sa Europa, hahangaan lamang nila mula sa labas ng salamin. At nakalagay pa dito sa aklat na ito sa chapter na ang klase sa pisika, no? El Filibusterismo, na ang purpose ng pagbili ng mga gamit na mas makabago ay hindi upang magamit ng mga estudyante,
kundi upang may ipakita sa mga bisita mula sa Europa at mula sa pamahalaan para may pakita na ang universidad ay updated pagdating sa instruction at saka instruments. Sa pagbubuod, ang El Filibusterismo ay isang aklat, politikal at panlipunan na sinulat ng ating pambansang bayani upang magsilbing salamin at makita natin ang ating mga sarili, ang ating mga kahinaan, ang ating mga kalakasan, ang ating mga desisyon, tama man o mali, ang ating pagkasakop ng mga kasila sa atin, ang kanilang mga nagawa at hindi nagawa para sa atin, at ang ating mga nagawa at hindi nagawa para sa ating sarili. Kung tutuusing mabuti, ang pakailamang ni Rizal ay ipakita ang katotohanan. Ang katotohanan na sana magpalaya sa ating kaisipan at sa ating bayan. At hindi ito dapat niyang ikamatay kasi bakit naman nakamamatay ang katotohanan? Hindi naman dapat nakamamatay ang katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng dahilan kung bakit kailangan nating baguhin ang ating mga pamamaraan at palayain ang ating mga sarili mula sa mga makalumang bagay na hindi na dapat o para matikman natin ang mas masaganang buhay, mas malayang buhay, mas magandang buhay, mas maligayang buhay. Ito'y isang propaganda novel. Sabi nga nila, mayroong mga eksahiradong konti, hindi dahil para masira ang mga kinauukulan, kundi para magising ang mga kinauukulan sa mga dapat gawin sa isang kolonyang tulad ng Pilipinas. Ngunit nakinig ba ang mga kinauukulan kay Dr. Jose Rizal? Nakinig ba siya sa kanyang mga eksposisyon, sa kanyang mga pinakikita? Makikita natin na hindi nakinig ang kinauukulan. Bagkus tiningnan nila si Dr. Jose Rizal bilang kaaway, bilang nanggugulo, bilang filibostero. Ang El Filibusterismo ay isang paglalarawan sa Cavite Mutiny. Ito'y pagre-remind sa kinauukulan na kung hindi nila mabago ang sitwasyon sa Pilipinas, hindi mabigyan ng solusyon ang mga hinanaing sa Pilipinas ay mangyayari at mangyayari yung nangyari sa Cavite Mutiny na isang malawakang pag-aaklas. Ito'y huwag naman sana sa isip ni Dr. Jose Rizal, kaya hindi niya pinasabog ang lampara. Ngunit, sumabog o hindi ang lampara sa El Filibusterismo ay hindi naman siya pinakinggan. Sampu ng mga hinanaing na inihain ng ating mga propagandista sa Espanya. Pinagtatawanan lang ito. Tinawag na kawalang utang na loob at tinawag ng kung ano-anong mga katawagan, kamangmangan o iba pa. Ang mga hinanaing na ito ay hindi pinakinggan at dahil dyan ay tunay nga namang sumabog ang lampara nung nagkaroon ng Philippine Revolution o revolusyong itinaguyod ng kataas-taas at kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Sumabog ang lampara sa tunay na buhay. Ito'y ibinigay ni Rizal sa alaala ng mga paring si Ginoong Mariano Gomez,
Jose Burgos at Jacinto Zamora na binitay sa Bagong Bayan noong Pebrero ng taong 1872. Basahin ko ang kanyang dedikasyon. Ang relihiyon ng tanggihang alisan kayo ng karangalan sa pagkapari ay nagbibigay alinlangan sa kasalanang ipinararatang sa inyo. Ang pamahalaan ng baluti ng hiwagat karimlan ang usapin ninyo ay nagpapaniwala na may kamaliang nagawa sa mga sandaling lipos ng kapangyayaan at ang buong Pilipinas sa pagsamba ng inyong alaala at pagtawag na kayo'y mga martir ay hindi kumikilala sa ano pamang paraan ng inyong pagkakasala. Samantalang hindi mapatutunayan ng buong kaliwanagan na kayo'y kalahok sa pag-aasa ng Cavite, naging makabayan man kayo o hindi, nagkaroon man kayo o hindi ng damdamin sa kapakanan ng katarungan at ng damdamin sa kapakanan ng kalayaan, ay may karapatan akong ihandog sa inyo ang aking aklat bilang mga sinawi ng kasamaang sakong sinisikap na bakahin. At habang hinihintay namin ibalik balang araw ng Espanya ang inyong karangalan at mawalan siya ng pananagutan sa inyong pagkamatay, ang mga pahinang ito nawa huliman ay maging koronang mga dahon tuyo sa ibabaw ng inyong limot na mga libingan at naway mabahiran nang inyong dugo ang mga kamay ng sinumang tumuligsa sa inyong alaala ng walang mga katibayang di mapupuwi. Jose Rizal. So ang El Filibusterismo ay idinidedicate ni Dr. Jose Rizal sa alaala ng tatlong paring martir na biktima ng Cavite Mutiny na walang iba kundi sina Father Mariano Gomez, Father Jose Burgos, at Father Jacinto Zamora. Muli po, dapat nating tandaan ang pakay ng mga babasahin sa buhay at mga gawa ni Rizal ay para tayo'y magmahal ng lubos-lubos sa ating bayang naaapi. Malaya man tayo ngayon, pero tayo'y nahihirapan pa rin sa maraming suliranin ng bayan. Tayo'y nakatali pa rin sa kahirapan ng bayan. Kaya hanggang sa ngayon ay epektibo pa din ang mga aral ng ating pambansang bayaning dapat nating malaman. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na video.